Naproxen ang iniinom ko ngayon, guys, dahil meron akong... Pero meron akong hyperthyroidism na nagagamot pa rin ako ng L-Troxen. Ang result ng ating TSH ngayon is mababa masyado. Mababa masyado yung result ng TSH. Ibig sabihin, meron akong hyperthyroidism. Pero nagiinom pa rin ako ng L-Troxen. Ano na lang ang ginagawa ngayon? Ang sabi sa akin ng doktor, yung adjust na lang sa gamot. Dati akong umiinom ng 100 milligram. Ngayon, binabawasan, nagiging 25 milligram na lang. Kasi hindi naman pwedeng, hindi pwedeng aalisin agad. Kasi nga, na kaya ako naging ganun dahil natunaw na yung bukol dito sa liig ko. Kaya mahina na yung function. Kaya nangangailangan ako ng L-Troxen. Kaya minsan mataas siya, minsan mababa. Kaya kapag mababa, nagiging hyperthyroidism ako. Mababa yung TSH ko result. Pero yung T3 at saka T4 naman ay normal naman siya. Kaya walang problema. Hindi naman, wala namang nangyayari din sa akin. Minsan, mararamdaman ko na hyper sa gawain, maraming magagawa. Dati, naramdaman ko nung hypo ako, mabagal talaga siya, mabagal ang pagkikilos mo. Kahit na anong gawin mo, mabagal. Mapapansin mo na mabagal talaga siya. Yan. Kaya, mula ngayon, mga 3 buwan, magbibilang ulit, papakuha ulit ako ng dugo para sa T3, T4. Yun, para kung malaman na kung mababa ang ba o mataas o normal, yun. And you guys, papakita ko mamaya kung yung result ko kung ilan. Pala na umpisahan kaya ako nagkaroon ng thyroid dahil sa humihina yung ano natin, immune system, dahil din hindi naman namin lahi, kasi ako lang naman sa pamilya namin ang nagkaka thyroid dahil siguro sa panganganak humihina yung resistensya kaya nagkaroon ng thyroid yung kagaya ko. Pero nagagamot naman. Kung saan pala ako nagpapatunaw ng aking goiter doon sa may PGH. Mas maganda doon kasi sa PGH hospital dahil maraming mga espesyalista na doktor na tumutulong sa atin kagaya natin. Kaya ngayon, nagmo-monitor na lang ako sa aking dugo para dito sa aking goiter sa T3, T4, yun na naman ang importante ikuhain para malaman kung nasa hyperthyroidism ka o kaya nasa hypothyroidism. Kaya mayroon namang gamot na ibibigay yung doktor. Salamat sa panonood. Ako pala si Lawrence Vlog. Huwag niyo kalimutan i-subscribe para updated kayo sa susunod kong mga videos. Bye-bye!